Okay, so guys, good afternoon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung anong oras kayo nanonood sa ngayon. So again, welcome, welcome po tayo. Again, sa mga hindi pa nakakasubscribe, please subscribe, like, and click the bell button para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang last ng Korean, basic Korean language. So again, welcome, 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 welcome po tayong lahat. Sa mga hindi pa nakakasubscribe, please subscribe, like, and click the bell button para lagi tayong updated. So again, nasa lesson 18 na tayo, meron na po tayong mga series of class before, lesson 1 to 17, sa previous upload ko po. So, nandun yung mga about yung step by step na nag-start ako. So, andun yung mga Korean alphabet, vowel, consonant, paano magsulat ng Korean characters, ilan yung paano isulat, yung pababa, yung may mga patchim. So again, so tune in lang po kayo sa ating Korean language class. We're back now. At again, sa mga those who are interested to apply work here in Korea, this lesson or this blog will help you. Because once you apply work here, you need to pass the basic Korean language. So you need to take a test. And you need to pay there in the Philippines. So, in here, this is free. You can review. It will help you a lot. So, again, so just don't forget to watch na yung lesson 1 to 17. Lesson 1 to 17. And now, we are here in lesson 18. All about Korean praise and school life. Here in Korea, ay bakasyon na po ngayon. Sem break, semestral break. So, let's talk about the praises about the school life. Not totally school life, but yung mga word po na ginagamit nila. So, again, academic year or yung school year, sa salita nila is, in Korean, haksa, okay? Haksanyondo, okay? Academic or school is haksa, from the word hakyo, school. School is hakyo, okay? Ang school po is hakyo, school. Hakyo, okay? So, alisin ko na para hindi kayo malito, okay? From the word hakyo, haksa, nyon is year, okay? Haksa nyondo. Academic year, school year, okay? So, here in Korea, yung within one year school year na tinatawag nila, meron silang dalawang bakasyon o yung break na tinatawag nila dahil four season dito, sobrang init at sobrang lamig, kaya meron silang summer break at winter break. So, ang summer is yorum, ang break is panghak, so, yung break nila is also vacation. So, ang vacation kasi, pag sinabing vacation, mahaba. Yung parang merong mahabang bakasyon. Kaya, ang tawag lang dito is break, kaya panghak. Although, bakasyon din ang meaning yan. Pero, sa salita nila is yorum panghak. Sa atin is summer break. So, dahil pag winter, sobrang lamig din. Hindi ka rin makafocus. So, iba yung pakiramdam pag sobrang lamig tas nasa school ka lang. So, meron din silang winter break. So, ang winter is kyol. Ang break is panghak. So, winter vacation, winter break, kyol panghak. Okay? So, next is new semester. New is semester is hagi. So, se hagi. Okay, ulitin lang natin, Korean phrase about sa school year nila, sa school. Okay, academic year, school year is haksa nyondo. Okay, summer break, summer is yorum, break is pangak, so Yorum panghak. Sa salita nila, sa atin is summer break. So, winter break. Winter is kyol. Break is panghak. So, kyol panghak. Okay? New semester. Okay? New semester. New is se. Semester is hagi. So, se hagi. Okay? So, dadagdagan pa natin yan sa susunod ko pang video. So, for the meantime, ito lang muna. So, again, for those
na hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe, like, and click the bell button para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang lesson. So, mag-start na uli ako ng lesson ko sa basic Korean language. Okay? So, again, as what I said, meron na tayong previous lesson. I have already a previous lesson there, a series of lesson from lesson 1 to 17. I already uploaded there. So for those who want to review and to learn about the basic Korean language, as what I said, I have the Korean alphabet. As what I said, Korean alphabet, yung mga Korean money, ano yung price, ano yung halaga, ano yung palitan. Tapos, meron na din tayong mga paano isulat o yung characters ng sa Korea, paano isulat yung sunod-sunod, yung may pababa, so may patchim. So, nandun na po yun lahat. So, sa mga gusto pang mag-review para makatulong din, so, puntahan nyo yung lesson 1 to 17, okay? So, again, ito lang muna. So, much for that. So, dadagdagan pa po natin to sa susunod na video ko. So, again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, and click the bell button para lagi po tayong updated sa mga susunod ko pang video. Okay, so, thank you very much for watching. Sa mga nanood, abangan nyo po ang lesson 19. Isusunod ko na rin po yon. So, again, please tune in po tayo. Okay, thank you.